Mula Peña. Talaga naman, oh. Kita niyo naman ka-partner ko na yan. I'm proud to say that... Yes. Dating lalaki. Ano ba? Dati may bigote yan, eh. Wala. Iba to. Iba ang nagagawa na alkanine seed. Yes, yes. Tsaka alkawine. Magandang partner pala yan. Power duo yan. Alam ba nung binigyan mo ko ng maintenance niya? Oo. May mukhang iba yung pakiramdam ko, bumata ako, partner. Oo, partner, tsaka umaliwalas yung hilat siya ng pagmukha mo. Yung dating mukhang lakos, alam mo naman ngayon. Oo, naging mukhang buhay. Nag-improve ka. Ha, diba? Oo, naku, partner, kailangan, ano, ang tawag nito, bukas. Pinapaalala ko lang, partner, huwag mo lang magdagan. Baka magkilala, hindi. Siyempre, ikaw pa. Alam na naman, ako lang ang bumabata. Oo, oh, dapat. Diba? Kailangan, siyempre, partner, tayo kung nang damay-damay yan. Naka-partner, bukas meron na naman akong contract signing with another celebrity endorser. Wow, unti-unti na pong umaangat yung rating nitong programa po ni Presyo. Anyway, magandang usapin na naman po ito ngayong araw ng Martes, mga kasama. Panibago na naman pong kwento na magbibigay ho ng inspirasyon at pag-asa sa ating pong mga kababayan. Lalo-lalo na kung may kapareho silang nararamdaman or naranasan. Or may mga kamag-anak sila or mahal sa buhay sila na gusto rin nilang matulungan. Tama, katulad ng nangyari dito sa ating studio guest ngayon. Correct. Ito yung magkukwento na talagang hindi niyo dapat palampasin. Tama. Konting pahapyaw. Yes. Paano napigilan na maputulan siya ng dalawang paa? Ano ang naging dahilan? Ano ang nagkatulong? Ano ang naging factor para imbis na maputol, abay ngayon nakita mo naman. Naglalakad na. Naglalakad ito, siya. Partner, nagulat ako. Umiikot na pala. Bumabiyahin na. Nakamotor. Wow. Imagine so, nyo. Yung supposed to be, wala na. As in totally, sabi nga ni Doc Erwin nung nakapanayan natin ni Giljan. Nakuwento. As in, kung hindi niya ito naagapan, wala nang ibang solusyon eh. I-amputate yung paa niya. Subject na talaga for amputation. Subject for amputation na po yung paa niya. So, antabayanan niyo po, dahil siya mismo magkukwento, papaano, anong naging cause, bakit muntik-muntik ka na siyang maputulan ng paa. Correct. At ano naman yung nagsalba sa kanyang muntik ng maputol na paa. Puro muntik. So, muntik, abangan niyo po yan. Malapit ka na din, malapit ka ng tamaan. Puro ka muntik. Meron. Pakilala muna natin, partner. Nandito po, nasa studio natin po ngayong gabing ito. Siya po ay 54 na taong bilang. Tama si ba yung taong? 54. 54. Ayun. Okay. Dati bata, po, bata pa. O, bata. Kung naputulan ito, naku po. Oo. Diba? Tama ka dyan. At that very young age, mawawalan ka ng paa. Oo. Dati daw siyang nagtatrabaho bago nangyari sa kanya yung kanyang nadapuan siya ng sakit na diabetes. Mm-hmm. Okay, at hindi basta-basta diabetes, partner. Mm-hmm. It is called gangrene diabetes. Pag sinabi pong gangrene diabetes, ito po eh yung kinakain na yung laman, nabubulok na po yung laman, ano? Patay na yung mga cells. Ibig yung mga sabihin yan na talagang ano ka na, subject for amputation. In fact, yun talaga yung kanyang kalagayan that time nung siya ay nakilala ng isa sa mga dealer natin. Okay, dati po dating siya OFW, ha? Dating OFW daw siya sa Dubai. Oo. Okay, at nagtrabaho din siya sa Pepsi Cola as a salesman. Sa Dubai, ang trabaho niya ay trailer driver. Mahirap yun. Magandang sweldo niyan, partner. Oo, syempre. Diba? So, nandito po ngayon sa ating studio, Mr. Edwin Haco. Magandang gabi po, Sir. Bossing, magandang gabi Edwin po sa inyo. Yes, pwede na po kayong yan. Huwag mo kayong matakot sa mikropono. May ilaw po ba? Yan. Pwede po tayo dito magsalita para marinig po tayo. Yan. Sige po. Magandang gabi din po. Ayun. Lalo-lalo kay Sir Augusto Vergara. Ma'am Cheryl. Salamat po. Salamat po at talagang bumiyahi po kayo para po ma-share nyo po kung ano pong magandang nangyari sa inyo. So, Sir Edwin, tama po ba yung binigay na information sa amin na
kayo po ay nagkaroon ng tinatawag na gangrene diabetes? May kwento nyo nga po kung paano kayo nagkaroon ng ganitong sakit. Opo, mama. Ganito po nangyari po sa akin. Kasi nung nagtatrabaho po ako sa Pepsi-Cola, kakainom ko ng soft drink. So, ikaw mismo yung umiinom kasi ng Pepsi-Cola? Opo. Kasi masarap po. Talagang pa-condition. Oo. Ang bata-bata pa tayo, hindi na alam yun. Mm-mm. Kung paano yung soft drink pala, makasama yan sa lukano natin, sa katawan. Soft drink. Mm-hmm. So, lagi huli ang pagsisi. So, banat lang ako ng pag-iinom ko. Mm-hmm. Mga ilang galon-galon kaya, bossing, yun naiinom nyo? Lagi ko sa isang araw, mga 3 litro. Wow. Sabi ko na nga ba eh. Kasi masarap kasi, lalo kapag mainit. Masarap yung Pepsi, parang Coke. Oh. Oh, pag mainit ang panahon, ano? Masarap inumin, tapos malamig. Okay. Siya lang po natatawa sa joke niya. Natawa ko sa reaction ni Sir. Sige po. And then? And then po, sa soft drink, at saka malakas din po ako pakainin ng kanin. So, karbo. Okay. Matakaw din po ako sa mga baboy, mga baka, gano'n sa karne. Pero dapat bawas-bawasan natin ang kain. Okay. Mm-hmm. Tapos po, nagtrabaho din po kayo ng Dubai, ano? Opo. O, kausap ko po. Ano ba nauna? Pepsi Cola po. Okay. So after po ng Pepsi, nang nagtrabaho kayo sa Pepsi Cola, saka naman po kayo naging OFW. Opo. Okay. Ilang taon po kayo sa Dubai? 6 years po ako. 6 years. Dire-diretso po ba yun or na-uwi kayo taon-taon? Dire-diretso po. Wala akong uwian po yun. Oh, dire-diretso. 6 taon, walang uwian. Oh, may naikwento po kayo sa akin kanina na, kasi kanina ko lang din nalaman na OFW rin pala si Sir Hako. Na ang sabi niyo po, kayo ay ano, naratay? Tama po ba? Oo, naratay po. Saan yan? Sa anong nasa Dubai pa kayo? Sa Al Baraha Hospital po. Bali, 3 months po ako doon. Walang bumibisita sa akin kahit isa. Oo, kasi walang kamag-anak. Wala po akong pagkakilala doon. Mga kaibigan lang, kaso siyempre, oras ng trabaho po, hindi nila ako mababisita. Okay. So, ano pong nangyari? Paano natin na survive yung ganung stage? Sa ngayon po, ito, nakilala ko yung... Nung nandun po kayo sa Dubai, ano yung... ano po yung findings? Bakit po 3 buwan kayong naratay at na-ospital? Anong sakit niyo daw po? Ito nga sa diabetic po. Yun na. So doon na... Mataas po yung sugar ko. Okay, sige po. Ipaano nga natin sa technical yung unang slide. Ito po yung unang-unang pasintabi lang po. Ano? Hindi yung mga kumakain po ngayon. Gawin niyo lang ng ulam. Wag niyo ng pasintabi lang po muna nandiyan po sa screen natin sa mga nanonood. Maria kita. Okay, sa mga nakikinig naman po, medyo i-describe lang po natin. Mga anong taon 'yan, boss? Ito lang po. This year lang po. This year. Kailan po kayo umuwi ng Dubai? 2013 pa po. 13 nang nakauwi kayo rito. Tapos yung pagbalik niyo rito, paano nagsimula na nagkaroon na ng ganyan mga sugat yung paa mo? Doon sa mga nakikinig, i-detalye ko lang ng konti kung ano yung pinapakita ngayon sa ating screen kasi hindi nila to nakikita. Yung pong nasa screen natin ngayon, hindi po, yung unang-una pa, yung kanina, pakiulit lang. Yung mga paa lang. Yan, thank you. Nakikita nyo po dyan ay itim na yung mga dulo ng daliri. Ibig sabihin ay talagang patay na. Mm-hmm. Okay? Yung, in fact, napagsabihan na po siya, nabigyan na po siya yung nasa talampakan niya, medyo nakalabas na yung buto doon. No? Mm-hmm. Kung makikita natin, di ba? Tapos yung hinliliit niya, actually, ito yung nandito sa pinakabandang kanan, ito yung medyo gumagal. Yung dalawang paa nyo ba yan? Yung dalawang paa na yung sinbulok na talaga? Opo. Oo. Talaga po bang sinabihan na mismo kayo ng doktor na puputuli na? Puputuli na po yung doktor. Dalawang paa talaga? Opo. Ano yung reaction nyo nang magbigay ng rekomendasyon yung doktor na subject for amputation ng paa nyo? Yung misis ko umiyak na hindi kami papayag na puputulin. So, nagpapasalamat po ako. Pwede po. Nagpapasalamat po ako kay Dr. Irwin Espinosa na in-advise niya ako na kung puputulin yan. So, kung ayaw mong papaputulin,
mag-inom ka ng, damihan mo na inom ng 24 alkaline C. Mm-hmm. Okay. Sa advice siya, sige, gawin mo sa isang araw ay 50 pieces sa isang araw. Kung mag-inom mo isang daan, mas mainam, maganda. Uh-huh. Eh, ginawa ko. Isang piraso, parang isang box, partner. Oo. Isang box, 100 pieces. Isang araw? Opo. Paano mininom yun? So, 30-30, ganun po. So, tinatanggal nyo po sa capsule? Hindi na. Ah, so kaya. Kasi yung iba, tinatanggal nila sa capsule, minimix sa water dahil hindi kaya lumunok ng ganun kadami. Hindi ko na tinatanggal. Iniinom ko na lang. Ah, diretso na. Ang isang advice pa, nagpapasalamat din ako kasi applying ko kasi kay Ma'am Iba Lawas. Kasi lagi niya akong, kung wala si Ma'am Iba, hindi napunta sa bahay. Hindi ako nagkaganito. At saka sa kanyang mission na si Dr. Lawas din, laking bagay din ang naitulong sa akin. So ano pa po yung mga advice na binigay po sa inyo ni Dr. Erwin Espinosa? Bukod dun sa, ang sinabi sa inyo, ang unang rekomendasyon ay 50 piraso. So, parang lumalabas yun, ilan po yun? Parang 15 every 3 hours or more or less, mga ganon. Opo, so, kaso, ang sinabi rin ni Doc Erwin, kung kaya mong gawing 100, so depende yun sa bulsa eh, di ba? Mas maganda. So, sinubukan nyo po. Okay. Kasi po, nakita ko po dito sa picture, yung pangalawa po, yung sumunod po, isunod po natin. Isa pa pong slide. After 6 weeks, gapiso na lang, tama po ba? Malinis na, partner. Halos. Oo. Yung bulok na ng mga daliri, na dulong daliri, ayan po si Mr. Hako, nakahiga at hindi makatayo. Hindi na, sa ganyang sitwasyon, hindi ka na makapaglakad yan. Siyempre, masakit na yan. Tama po ba, Mr. Hako? Edwin. Opo. Dati po, hindi po ako. Ilan hubang buwan o taon kayong nakaratay na ganyan po sitwasyon nyo? Siguro po, mga 10 months. 10 months? Almost 1 year. Okay. That is after na makauwi ka galing sa Dubai? Actually po, nung sa Dubai. Nung nasa Dubai ka ba, may mga sugat yan sa pa? Dito po sa kanan. Sa kanan. Okay. Pero hindi mo masyado madala. Nakakalakad ka pa that time? The time po. Oo. Pero nung umuwi ka, that was 2013, medyo lumala na. Hindi. Gumaling pa muna ako mga 3 years. Uh-huh. Tapos hindi ko na... Gumaling ka sa paano paraan? Pa-check up, gamot? Oo, gamot. Uh-huh. Ngayon, malala na yon. So, ito na yon, nakilala ko itong 24 Alkalines kasi bumalik yung dati kong... So bagamat sinasabi partner na gumaling ka na after noong makauwi ka, bumalik pa rin ito. Opo, bakit? Bumalik. Bakit po gumaling? Gumaling tapos bumalik ulit. Sa kakakalamon ko po. Sa kaka? Lamon, hindi kain. Kakain, sabihin, wala bang advice yung doktor sa'yo that time kasi gumaling na eh. Oo, kaya po. Kaso talaga ko minsan ang tigas ng ulo ko rin kung minsan. Para bang, masarap kumain eh. Patay kong patay. Parang ganun. Hindi mapigilan sa sarap. So, paano ka, kumbaga, sabi mo, matigas yung ulo mo, okay na sana, tapos bumalik dahil napabayaan mo ulit dahil sa kain. Opo, opo. Ngayon, ganun, pagbalik, medyo lumala. Mas malala yung naging resulta. Opo, opo. Doon ka na medyo naratay ng 10 buwan. Opo. Hindi ka na nakakalakad that time. Hindi nakakalakad. Pag nagpapunta ka ng hospital, wheelchair? Hindi na po, pero pinipilit ko lang po. Oo. Oh, pero masakit yun. Buong paa eh, sugat eh. Di ba? Tapos ididiin mo para makalakad ka, di na paano nyo po, paano ka nakakonect sa 24 Alkaline C dito sa mco.net? Ito po lang kasi, ang misis ko kasi nagtatrabaho sa Makati. DSW po siya. Ngayon, nagkaroon po sila ng seminar po doon sa Estrembo. Ngayon, ang misis ko, nadinig niya na party ang gamot sa sakit na diabetic. So ngayon, siyempre naawa yung misis ko kasi naawa rin ako sa kanya. Nag-iisip sa akin kung ano lang kalagayan ko. Bumili siya ng isang box. Ng isang box po na 24 alkaline C. 24 alkaline C. Ngayon po, sinubukan ko po na inumin. Okay. Ngayon, so pag inom ko, gumanda yung pakiramdam ko.
oras na... Ano pong klase yung una nyong naramdaman na para masabi nyo po na gumanda yung pakiramdam nyo? Yung parang talagang... masigla ka? Oo. Malakas ka? Parang gano'n? Parang talagang nagbago ang ano ko, ang sistema ko. Okay. Mm-hmm. Oh, isa na rin yung pag-iihi ko dyan. Mm-hmm. Sa pagdudumi. Mm-hmm. Lahat na naramdaman ko sa katawan ko. So, unti-unti po lumalakas po ako. Mm-hmm. Napagbaba na ako. Nakapag-akit na ako sa taas. Sagdan. Nagpapakain ako ng aso namin. Uh-huh. So, gumanda. At saka ngayon po, hindi na makakalain na nagbabiyahe ka na? Nagbabiyahe na. Mag-isa? Opo, sa motor po. Kung saan-saan po ako makarating ng mga sabungan. Ako. Nandun po ako. Mm-hmm. So, nagsasabong po ba kayo? Hindi po ako nagsasabong. Okay. Bakit po kayo nasa sabungan? Kasi po doon po ako nga naghahalap buhay. Marami po tayong kaibigan doon na tiwala sa produkto natin. Mm-hmm. So, naging dealer na rin po kayo? Opo, ma'am. Ngayon, dahil isa po kayo sa natulungan ng 24 Alkaline Sea at kayo mismo ang buhay na patutuo ng galing na dulot po niyaan, eto na ngayon, dealer ka na rin ng 24 Alkaline Line C. Opo, opo. At iba pang produkto ng M4.net. Opo, opo. Ayun, okay. Balikan natin siguro partner mamaya, naging sistema mula doon sa gumaling ka na dahil sa rekomendasyon na 100 capsules per day ang tinitake mo. Ngayon, bumalik na ba ito? 100 capsules pa rin ba a day ang iniinom mo? Mamaya, yung iba pang mga katanungan natin, bibigyan natin ng daan. Ano? Lahaba pa ang buhay mo. Naputol. Pwede pero, madugtungan ng buhay. Yes, lahaba pa yung buhay mo. Hindi. Hindi din pala. Correct. So, ano-ano po ang ano, Sir Haco, matanong po namin, ano po ang in-advise sa inyo ni Dr. Erwin Espinosa bukod po sa pag-inom ng 50 to 100 capsules po sa isang araw? May mga pinabago po ba siya sa mga lifestyle ninyo? Yung dati, sabi mo, ano yung term niya kanina? Lamon. Lamon. Oo. Ngayon ba, nabago na ba ito? Kasama ba ito? Dito po tayo magsalita sa microphone. Kasama ba ito sa mga advice sa iyo ni Dr. Erwin? Opo, yung sinabi ni Dr. Erwin Espinosa po sa akin na magbawas-bawas po ako ng kanin. Mm-hmm. So sa ngayon po, zero kanin na po ako. Wala po akong kinakain na kanin ngayon. Oh, mm-hmm. Partner. So, ay, bakit hindi kanya nakatingin? Dapat, narinig niyo po yan. Kaya din pala po. Oh. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Na mamuhay tayo nang walang kanin. So ano pong naging adjustment nyo noon? Binigla nyo po ba ang sarili ninyo or inunti-unti na walang kanin? Kasi I'm sure sa edad nyo pong 54, halos buong buhay nyo po ay kumakain kayo ng kanin. Mm-hmm. Na po sa ngayon. Paano pong ginawa nyo? Instant o dahan-dahan? Gradual. Instant na mismo, wala na po talaga. So, nung sinabi po ni... So, break na kayo ngayon ng kanin? Oo, wala na, break na. So, nung sinabi sa inyo ni Dr. Erwin Espinosa, kasi sabi niya, kung ayaw mong maputulan, ginanun ko, binanggit nyo kanina. Sinabihan siya ni Dr. Erwin, kung ayaw mong maputulan ng paa, uminom ka ng 50 capsules. Kung kaya mo ng 100, gawin mas maganda. At tanggalin mo ang iyong kanin. Opo. Okay, so ginawa niyo po 'yun ka. Anong alternative sa kanin? Ito na po yung sabi sa akin, kumain ka lang ng itlog. Okay. So nagulat ka ako yung sinabi sa akin na kumain ka ng taba ng baboy. Mm-hmm. Oh. Tapos yung mani. Mm-hmm. Tapos cheese ganun. Oo. Mm-hmm. Tapos sa mga ano pa gulay isda. Gulay isda. Ganun na lang po. Okay, tamo taba. So hindi naman kayo ano ngayon na kumbaga high blood o ano? Hindi naman po. Wala naman. So talaga yun lang ang binawasan mo, kanin. Kanin, okay. Carbohydrate. Tinapay, hindi na rin po kayo kumakain ng tinapay. Sa tinapay po, talagang kumakain din po ako tinapay. Kumakain ka din. Okay. Kung hindi naman lagi. So tinanggal nyo na din. Opo, konti-konti lang. Konti na lang. Mm-hmm. Pero ang kanin talagang tanggal. Tanggal na po. So ang pinamalit nyo, gulay. Gulay at saka...
taba. Diba? Oh, ano ba yung ano? Ano yung difference sa lifestyle na namuhay ka noon? Sabi mo nga, lamon kung lamon ka. Mm-hmm. Ngayon, medyo pinipili mo na yung kakainin mo, lalo yung rice, hindi mo nakilala. Mas nakatipid ka ba sa ganong ginagawa mo ngayon o noon na malaya kang kumain ang gusto mong kainin? Siyempre, nakatipid po ako. Lalo sa kalusugan talaga, ang kanin talaga, ibang klase talaga. Carbohydrates po yun. Hindi makakatulong? Hindi makakatulong. Kaya po, yun, nagkakasakit na tama. Tayo. Kasi sabi nga ni Dr. Erwin Espinosa sa mga nakikinig po, ano, hindi po porket hindi matamis, ay ibig sabihin po hindi sugar. Mm-hmm. Kasi ang kanin po, considered as carbohydrates, after 2 hours po yan, okay, ay yan po ay nagiging glucose sa ating dugo. Yan po ay nagiging sugar na after 2 hours. Kaya pala, ang mga nananghalian, kumakain ng kanin, magugulat ka after 30 minutes, inaantok na. Uh-huh. Kasi bakit? Nagiging sugar na siya, umaakyat na yung insulin. Pakiramdam mo naman, ay, yes, sarap ng akin. It is a sign na mataas sa carbohydrates at sugar yung kinain natin pag tayo ay inaantok. Turo ni Dr. Erwin yan. Talaga naman. So, dahil hindi na po kayo nagkumakain ng kanin ngayon, so, ano po ang pakiramdam ng... Anong pagkakaiba ng kumakain ng kanin sa hindi kumakain ng kanin? Nangihina po ba kayo? Hindi naman po. So, kung ang kanin noon kasi pag kumain ako ng kanin, para mabigat sa katawan natin. Lalo, pero sa ngayon, wala lang akong kain, parang... malakas ka, malakas, pero magaan. May pirsa pa rin po siya. Okay, so na-experience nyo po ba yung, kasi yung iba ang sinasabi, naku, hindi ko kayang kumain ng kanin kasi manghihina ako pag hindi ako kumain ng kanin. Kayo po ba inanghina? Hindi po ako nanghihina. Basta makainom lang po ako ng 24 alkaline C, lumalakas po ako para hindi ako nagugutom. So kailangan may tulong. So talagang, kasi yung taba, kasi... Para yung energy mataas eh. Yun ang magbibigay ng energy, yung taba eh. Yun. So, combination pa rin. Dapat proper diet talaga. Na hindi lang, dahil hindi ka kumain ng kanin. Kaya nga tanong ko kanina, anong alternative mo doon sa kanin? Gulay, isda, at saka syempre, may itlog, taba, at 24 alkaline C. Kakaiba, di ba? Kakaiba si Doc. Kasi yung iba... Pag daw may sugat, huwag kumain ng itlog. Si Sir Haco, hindi basta ilan sa sugat. Ilan bang itlog na kakain mo everyday? Actually, mga anim. Anim? O, see? Ano pa? Pero kita mo naman, maganda yung katawan ngayon. Kung makikita po natin kanina sa basis sa kwento niya na... Nakaratay. Nakaratay na, di ba? Diba? Iba talaga. Mayroon ka bang, picture noong sabi mo, kasagsagan ng lamon mo? Mga ilang timbang noon? Kasi malaking mama si Wala sa mga nakikinig ko, malaking mama itong si Para mapakita na andun ba Elaine yung picture naming dalawa na nakatayo kami. Okay, sa technical po, pwede pong ipakita natin. Diyan malalaman kung gano'ng katangkad to si Mr. Haco. May picture kami. Mm-mm. Makikilabas po yung dalawa kami dyan. Ano? Inimbita namin siya nung tayo ay nasa Mega Mall. Nagkaroon tayo ng health symposium. Okay, may tatlong doktor tayo na nandun. So, in-invite po natin si Mr. Haco para... i-share yung magandang experience niya sa produkto na halos maputulan na po siya ng paa dahil gangrene diabetes po ang tumama sa kanya. Mm-hmm. Pero dahil po siya ay nakonsulta siya ng ating doktor at tinayuhan siya, nirekomendahan ng tamang pag-inom po ng 24 alkaline C. Mm-hmm. Ang una ay 50, pero sinabi kung kaya mo ng 100, mas maganda. Mm-hmm. Itigil ang kanin. Okay, yan. Ang carbohydrates, tanggalin. I'm sure, pati biskwit, dahil narinig ko yan kay Doc. Huwag na huwag daw siya magbibiskwit. Huwag niyo na pong banggitin. Anyway, ngayon, yung tanong ko kanina, partner, na from 50 to 100, noong mayroong kang mga sugat na sa paa na halos hindi mo na makita. Ayan, partner, nakukita mo naman. Sa baba lang ako. Sir Haco, ilan po ang height nyo? Ano po? 6'2 po ang height. Isus kaya naman pa niya. Mababa ka lang talaga. 6'2. Eh ako, something. Yoko nga sabihin. Anong taon niya, partner?
Ito lang, this year. Laki naman ang pinagbago mo dyan. This year. Oh, di ba? Oo, talagang... August 20 yata. August. So, ilan na lang ngayon ang iniinom mong 24 alkaline C every day? Every day po, bali 10 sa umaga, 10 sa tangali, 10 sa gabi. So, 30 capsules sa isang araw. Oo. Doon po sa mga nakikinig, ano, baka isip nila, naku, ang mahal. Oo. Pero sabi nga ni ano, sabi nga ni Doc Espinosa, mas mahal kung puputulan ka ng paa. At saka yan dahil sa may ginagamot siya. Correct. Oo. Ang sabi naman ni Doc Erwin, kung wala ka namang sakit, para lang protected ka kaya nga sa mga anumang posibleng sakit na lumapo. Tama. Two capsules. Three times a day. Yun ang tamang dosage. So, alam na natin. At least medyo... Correct. Kasabay na yan dahil sa mga kinakain nga natin ngayon eh. Oo. Diba? Kung ano-anong mga chemicals yung mga naandyan sa ating mga pagkain ngayon. 24 Alkaline C. Ang 24 Alkaline C ay sodium ascorbate na isang uri ng vitamin C na hindi acidic. Kaya walang habdi sa tiyan. Ang vitamin C ay tinatawag na mother of all vitamins. Nakatutulong magpalakas ng resistensya para malabanan ang sakit na dulot ng stress, pollution at pabago-bagong panahon. Ang vitamin C ay maaaring makatulong sa mga taong may sakit gaya ng diabetes at ibang uri ng cancer. Nakakatulong din ang vitamin C sa ating collagen production na pampaganda ng kutis. Pwedeng-pwede sa buong pamilya. 24 Alkaline C Sodium Ascorbate. Subukan mo!